Good morning. Ito na naman po tayo. We love an honest review regarding dito sa Wego natin. Wego Yellow. Before that, kumain muna kami kasi at the same time, magde-drive si Mrs. Practice. So dito kami kumain sa Backyards Cafe and Resto. Ito po yung magandang may-ari. Hi! Kinain na natin. Very good place, no? Malamig. And the best yung pagkain. Ayan. Habang nagpa-practice ng driving si Mrs., mag-honest review tayo about dito sa Wego. First, ito yung napakaganda, push button. Push button po siya. Pero nung first na pina-under ko to, pinush ko ng pinush yung button, ayaw niya po umandar. Eh yun pala, kailangan mo tapakan muna yung brake bago mo i-push yung button para umandar siya ng tuluyan. Abay, akala po eh, nasira na kagad. Kailangan pa pala yung brake. Isa sa mga tinitingnan ko sa sasakyan eh yung pati yung panloob, oh. Plastic siya, plastic. Made of plastic. Medyo may kanipisan siya as compared doon. Parang ganun ang aking pakiramdam eh. Pag ginaganon mo. Medyo mas, parang mas manipis siya compared doon sa ibang may presyo na mga sedan or of course a pickup or kung ano man dyan. Pero yun naman, eh bawi pa rin doon sa kanyang ano eh. Magaganda yung kanyang pagkakadesign niya. Yan, maganda siya eh. And hindi siya cheap, tingnan. Para sa isang Econo car. Ayan, yung mga designs, tapos meron pa itong ano eh, nandiyan yung camera. Ayan, tapos yon kasama ko yung mga anak ko. Hello! Ayan, habang nagpa-practice si Mami, sama rin sila, pati si Baby. Ayan, si Winnie. Ayan. Ayan, ito pala yung automatic. The usual, yung kaniyang transmission, merong parking, may reverse, may neutral, may drive. Tapos ito, ano ba itong S sa kabina to? Hindi ko rin alam eh. Pero yung S na to, ay ginagamit to kung gusto mo atang mas maging powerful yung sasakyan mo or mas mabilis siguro. While itong B ay ginagamit to kung very steep yung pinalalagyan mo o pinakaandaran mo na downhill. Ilalagay mo yan para siguro may makontrol yung downhill motion ng sasakyan. CVT po pala ito, CVT. So parang automatic na rin. Hindi ko lang gusto yung design dito eh. Ito, ang dumi no. Cup holders po yan, dalawa. Kaso, dito nila yung pinwesto. Yan, tapos nandito yung yung charger. Eh ngayon, pag nagda-drive na, lalo na pag yan, namamanayot na, ilalagay mo dyan yung cup. Nababangga dito yung kamay mo pag dinudukot mo yung cup. Medyo mahirap. Ayan, medyo masikip yung cup, lalo na kung mahilig ka dun sa mga isang litro na iniinom. Ito mga kapatid, ito yung sinasabi ko. Bumabangga yan dyan, tapos iingat-ingatan mo yung pagano para hindi siya mabangga. Yan yung isa sa mga pangit yung design dito. Ingat na baka mamaya pag tumumbay yan, shoot yung iniinom mo doon, edi wala na tayong charger. And then, ang isa pang ayoko din ay wala siyang armrest. Ngayon, pwede namang bumili tayo ng armrest sa, ano, sa online or sa car shops. Madami kang mabibili doon. Ang problema, pag nilagay mo dito yung armrest, ang armrest ay hanggang approximately hanggang dito eh. Actually ito siya. Yan. Hindi ko lang lalagay kasi alam niyo pa kung bakit di ko nilalagay. Para madali kong madukot yung handbrake kasi nagpa-practice pa lang si Mrs. Para kung in times of emergency, pwede ko siya i-handbrake. Ngayon, yung armrest kasi pag nilagay mo, hanggang dito siya. Yan, hindi ko basta-basta nadudukot yung handbrake. Kaya pag kami mga ganitong klaseng ano, hindi ko siya nilalagay, tinatanggal ko. Yan. Yun yung medyo pangit, ano? Na design niya kasi parang design talaga siya na wala talagang armrest. Pero guys, kung gusto niyo talaga may armrest katulad ko, yan. So,
pwede naman tanggalin anytime kung feeling nyo yung biyahe nyo ay medyo maselan o kinakailangan na mag-handbrake ka palagi. Pero kung mga simple driving nyo naman, relax-relax or normal driving, so wala kang dapat na ikatakot o ikakaba. Pagdating naman sa aircon, very particular ako sa aircon. Para sa akin, no, siguro medyo makapal yung balat ko eh. Hindi enough para sa akin yung kanyang lamig. Pero kay Mrs., wala, giniginaw daw siya. Sa lagay na to, giniginaw na daw siya. Para sa kanya, iba-iba tayo ng siguro ng cold tolerance. Para sa kanya, maginaw. Pero para sa akin, since na makapal yung balat ko, eh hindi pa. I think, kaya siguro hindi ganun ka lumalamig yung aircon. Para sa akin, eh hindi ganun ka kapal siguro yung insulator niya. Yung nagtatrap ng init ng araw. Yan, kaya napapansin ko rin, halimbawa ipapark ko ito sa mainit and then iniwan ko ng mga 15 minutes, pagpasok ko ay sobrang init. So, ibig sabihin, hindi niya masyadong nafifilter, no? Natatrap yung init na idinudulot ng sikat ng araw. Kaya may kinalaman din siguro yon sa pagpapalamig ni aircon dito sa ating Wego Yellow. Yung brake ng Wego para sa akin is smooth na siya. Pag tinapakan mo, maybe kasi maliit lang siya na sasakyan. Pag tinapakan mo yung brake, talagang bibrake agad siya. Pero ang kagandahan doon, pag binrake mo siya, smooth yung pagkakahinto mo. Hindi yung tipong parang tatalsik ka doon sa windshield at lalabas ka. And the fact na kayang-kaya niya yung sasakyan, kasi yung sasakyan naman ay maliit lamang. So alam naman natin, itong Wego ay 1.0 yung kaniyang makina. Eh, tapos yung horsepower niya is around 66 HP. So, doon pa lang, guys, huwag na natin i-expect na bibigyan tayo ng napakalakas na arangkada nitong sasakyan na to. Kung gusto mong iabutin agad ng 150-160 sa mga 20 seconds ay makakaya mo. Eh, hindi ho ganun ito. Kung gusto niyo po ng ganun, eh, bumili kayo ng V8 na makina at yun ay pangkarera ninyo. Pero dito sa Wego, hindi siya ganun. Pero, hindi naman to the point na hindi kanya kayang itakbo, no? Malakas siya eh. Para sa akin, hindi na rin bitin yung kanyang lakas in terms ng sa pagtakbo. Actually, pumunta nga kami ng Zamboanga, eh yung terrain ho dun is very steep yung ibang dadaanan. So, mabundok. Eh, kasi katabi, bundok ho yun, na katabi yung dagat. So, napakaganda ng scenery. So, habang nagbabiyahe ka. May mataas na parte, may napakataas na parte, at merong ting part na downhill talaga na very steep din. Sa experience namin, kasama ko dun yung misis ko at yung baby, experience namin, hindi kami nabibitin kahit kailan sa pag-akyat doon sa very steep or mountainous area noong way papuntang Zamboanga. Kaya niyang i-deliver yung power na kayanin ka sa lugar na gusto mong akyatin. Pero hindi ko lang pa rin alam kung halimbawa may matatanda akong kasamang tatlo dyan sa likod, kung ganun pa rin. Pero so far, yung kaming dalawa ni Mrs. at yung isang baby, at syempre yung mga kargada namin na mabigat din yun, na gamit namin for 1 week while staying there at Zamboanga, siguro lalampas din yun ng mga 30 o 40 na mga gamit, at pati yung mga, syempre mga gamit-gamit din ni baby, mga kaldi-kaldero, kung ano pa dyan. Yung kanyang ito, yung ingay dito sa loob, guys, medyo mas maingay siya compared doon sa pickup or sa ibang sedan na na-drive-an ko. Parang pag nagmo-music ka, tapos yung speed mo ay around 60 and up, eh kailangan mo lakasan yung music mo para marinig mo. Kasi medyo maingay po yung loob. Siguro, gawa ito ng yun, yung insulation niya ay hindi siguro ganun kaganda. Medyo manipis eh, econo car ito. Tapos, yung positioning ng yung ground clearance niya, maybe maka-affect yun. Medyo mababa siya compared doon sa pickup, syempre, mas mababa. And, yung isa doon, parang nung change oil to, eh di syempre nilift yung sasakyan. Walang cover yung kanyang ilalim eh.
walang cover, kaya siguro yung tunog ng bulong, since na walang cover, tapos diretso na agad yung ano dito sa tinatapakan, eh, nagpuproduce siya ng medyo malakas-lakas na tunog dito sa loob. Yung ingay naman na yun ay, syempre, hindi yun sanhi nung may nagkakalampagan o nagkakalanjingan ng mga tornilyo dun sa ilalim. Eh, yun ho yung ingay ng bulong. Against sa friction, syempre, noong daan at flow ng hangin. Eh, compare dun sa first generation, yun lang nga po, mas mababa siya. Mas mababa siya ng ilang centimeters. Hindi ko lang exactly alam kung ilan yon, pero mas mababa siya, kapansin-pansin yung kababaan niya. Eh, para sa akin yon negative po yun eh. Sanay ako sa pick up, and then alam mo naman ng Pilipinas, una, lagi tayong binababa. Tapos yung daan natin eh, maraming mga lubak-lubak, tapos may humps ka pa ng mga dadaanan na napakataas. Negative para sa akin yung binabaan nila. Ano, napaka-importante kasi para sa akin yung ground clearance ng isang sasakyan. Pagdating sa forma, comparing sa first generation and Navigo and sa mga ibang small cars na napuputus ng ibang car companies, in my opinion, itong Wego second generation 2024 model, yung pagkaka-facelift niya, yung forma niya, mas astig kesa doon sa iba, sa aking opinion. Although, pagka tinatanong ko naman iba o naririnig ko sa iba, eh guys, ganun din naman yung sinasabi nila. Iba na ang Wego ngayon. Lalo na pag nakita nyo or nahawakan nyo yung likod na parte ng sasakyan na to, kumpara mo dun sa first generation, napakalaki po ng pinagkaiba at napakalaki ng iginanda para sa akin. And dito sa loob, oo, very basic yung kanyang mga designs at saka yung paraphernalias ng mga yun ang nandito sa loob. Pero para sa akin na medyo madali lang naman ma-please sa sasakyan, eh okay na po siya. Kasi bakit? Almost, hindi almost, actually lahat ng mga kailangan mo, mga basic needs para tumakbo ng mabuti at makontento yung isang driver sa isang sasakyan, guys, eh nandito na sa presyo niya na magkano ba ito? 700? 700 plus? 720? No? O 725,000 na high-end photo G, isulit na po siya. Ito. Si baby nananahimik. Tapos guys, yung sa likod na yung inuupuan nila doon, yung mga pwede nyo doon ilagay yung mga nak, upo ka lang kay baka mag-break tayo yung mga gamit, no? Yun nga, ulitin ko, yung nagpunta kami sa Zamboanga, imagine nyo na lang, one week kami doon, pinag-combine na gamit namin, ang dala-dala namin, pati syempre yung mga diaper ni baby, saka yung mga kung ano-ano pa, mga kaldero na yan, nagkakalanjingan yan pagka pumiyay, eh bit-bit namin, eh kasya ho yun lahat sa likod. Pag sa panlabas, pag dinignan mo itong week, eh, sasabihin mo, eh mukhang maliit, pero pag yun ay pumasok at action driving, nilagay mo yung gamit mo, pumiyay ka ng malayo, makikita ho ninyo na saktong-sakto lang siya, kasyang-kasya lahat ng mga gamit natin. May isa lang din akong ayaw doon sa side niya. Dito. Ano, siguro sa lahat naman ng sedan ito eh. Nasanay lang siguro ako sa pick-up eh. Pag lilipat mo ako ng kalye, ng lane, or tatawid ako, may mga points yan na hindi ko nakikita yung nasa likod. Parang kumbaga, kailangan ko talaga siguraduhin siya kasi parang may blind spot siya dito somewhere dito. O, at dito pa oh. Yun doon. Yan, tinuturuan. May blind spot siya eh. Hindi mo nakita? Yun. May mga blind spot siya. So, sa design niya ng sasakyan. So, syempre, baka ang sasakyan na to ay medyo mababa. Tapos, marami siyang mga kanduhan. Kaya guys, kung nagda-drive kayo nito, eh saalang-alang ninyo yung safety, syempre. Tingnan ninyong mabuti, siguraduhin muna mabuti bago kayo magtaratawid ng daan. Huwag magmamadali. Kasi dyan nagsisimula yung ayaw natin na, disgrasya. Side mirrors nga, may mga, may time na hindi ko nakikita yung gilid eh. Kasi parang maliit siya. Maliit siya yun. Hindi ko
nakikita pag naging lumilipat ako ng wing. So, hindi lang siguro pa ako sanay sa angle niya or sa angle. So, maybe, mag-a-adjust din ako yan later on. Sa inaantay ng lahat, yung kanyang fuel consumption. Ay, napaka-importante ho yun para sa isang sasakyan. Eh, ito, ikaw na car, econo gas usage din dapat. So, maliit siya, 1.0, kaya expected natin na mas matipid yun. Yun, nagbiyahe kami again doon sa Zamboanga kasi yun yung first na minessure namin yung efficiency, fuel efficiency ng sasakyan na ito. Travel namin, actually, is lahat, simentado, tapos ang speed namin ay around 60, 70, 80, yan. Kung may time din na nagwa 100 ako doon, kung talagang straight yung road and yung terrain. Pero doon sa biyahe namin, ay napakaraming mga bulubundukin. So, ibig sabihin, may nadadaanan kami na straight and flat lane, tapos meron ding bulubundukin. So, ayan. Doon sa biyahe namin, ang nakuha namin na fuel efficiency is around 18 to 19 kilometers per liter of gasoline. Napakatipid yun para sa... Pero ang pakiramdam ko, pag mag-travel kami na ganito lang, oh, yan, ganito lang, very flat lang yung road, walang taas pa ba, kung may taas man, konting-konti lang, I think baka sumobra pa ng 20 kilometers per liter ang tatakuin niya or ang kanyang efficiency. Ang napansin ko lang dito kay Wigo ay napakaganda po ng kanyang build, no? Pag nalulubak kasi, hindi ba pag yung sa ibang sasakyan, mararamdaman nyo na parang nag-shake o parang maluluwag yung parts ng sasakyan na parang nagiging, parang akala mo madidismantle pag dumaan sa mga lubak. Diba? Pero ito si Wigo, pag idinaan mo sa lubak ay para siyang isang tipak na bato na parang napaka-solid ng kanyang build. May iniisip ko, no? Siguro saktong-sakto yung pagkakadikit ng mga gilid-gilid nito ni Wigo na very compact or very sturdy. Yan, very sturdy yung kanyang build. Marami na rin po kasi akong na-drivingan ng mga iba-ibang brands ng sasakyan. Yun talaga ang napansin ko, yung Toyota yung pinaka-the best yung kanyang build. So, yun, itong susi. Wala ito yung pag-gano'n. Kasi, wala naman hong susi ito eh. Eh, push button siya eh. Kaya ganun. Talagang parang kumpul-kumpul kayo dyan ha. Kumpul-kumpul sila. Tapos bago ko makalimutan, no, guys, ito pala. Napakalaki na po ng LCD niya para dito sa maliit na sasakyan na ito. Ito yung gustong-gusto ko dito. Napakalaki ng LCD. Medyo hindi ako contento ay yung speaker nitong sasakyan. Although, apat yung speaker nito eh. Dito, dito, tapos doon sa likod. May dalawa din. Unlike doon sa lower variant, na dalawa lang lahat ay nasa harap. Ito ay kumpleto eh. Apat. Pero hindi pa rin ako contento, guys, kasi... Siyempre, maliit lang itong sasakyan. Baka ganun talaga. Yung tunog, hindi ko masyadong type. Parang bitin yung kanyang kalabog. Tapos, ang nanonotice ko pa dito, syempre baka mababa yung kanyang wattage. Pagka nilalakasan ko into full, hanggang number 5, bata yung full capacity ng kanyang subwoofer. Ayan. May narinig akong tunog doon sa speaker. Mga ganun-ganun eh. So, ibig sabihin, hindi kaya ng speaker yung tunog. Kulang yung kanyang wattage against doon sa volume niya. Parang bibigay siya. Kaya ngayon, sinet ko lang sa around 2 or 3 yung subwoofer niya. Yung bass niya. And then, pinahinaan ko rin yung kanyang tweeter. And then, nilakasakasan ko ng konti yung kanyang mid-range na tunog. Okay naman sa ngayon, pero syempre, hindi ko nakukuha yung talagang gusto ko na kalabog at yung quality ng isang magandang speaker. Yung doon naman, guys, yung part na yun, oh, yan. Saka, oh, yan pala, yan. Eh, wala siyang hawakan. Eh, pagka, usually kasi pag bumababa ako, mahawak ako sa ganun.
eh, hindi ko alam kung siguro sa safety ano rin yan nila, para habang nagdadrive ka, huwag kang umawak dyan. Pero para sa akin kasi, nahihirapan ako na walang hawakan dun pag buwababa. Alam mo naman tayo, medyo nagkakaedad na kailangan natin ng additional support o mahawakan pag tayo ay yumuyuko o ano. So pag walang ganyan, medyo hirap pa po. Yun ang as of now ang masasabi ko sa ating Wigo. Pero overall na verdict, ang Wigo po sa presyo niyang 725,000 pesos against dun sa feature at quality ng sasakyan, sa lahat-lahat, sa build, anything na pwede mong hanapin sa sasakyan, para sa akin, one of the best small cars the world has to offer as of now. So, yun guys. Next time uli. Para sa aking video, please subscribe po kayo para naman ganahan tayo gumawa nitong mga video-videos na ito. So, nak, bye-bye na. Bye! Okay. Ayan, nakaiga na. Okay. Subscribe! Bye! Subscribe!